Hello mga katumbok, nakabili na nga pala ako ng mic. Kung mapapansin nyo, kahit malayo yung camera, maririnig nyo na ako. Ito yung gusto ko ng, ito yung gusto kong bilhin dati pa. Kasi may mga gusto kong ituro na hindi ko maituro kasi mahirap sa voice over. Iba yung meron kong sariling mic para habang natira ako, naririnig nyo yung gusto kong sabihin. Okay? So ito na, unahin natin yung tamang stance. Ito yung napaka-importante sa lahat. Napaka-basic lang pero napaka-importante. Ito yung mga tinuturo ko sa mga may edad na tsaka sa mga kabataan dati. So, paano ba yung tamang pagtayo bago ka tumira? So, unang-una, dapat, kunyari, yan yung titirahin mo, pamato, object ball, diretso. Let's say, diretso-diretso, kagaya niyan. So, wag kang tatayo ng ganyan, aatras ka ng konti, mas makikita mo yung angulo kung diretso. Okay? So, pag-atras mo ganyan, siyempre, lalapit ka na, titirahin mo na siya. Una mong gagawin, since nakadiretso ka na, nakaganyan ka, okay, forward mo yung kaliwang paa mo, forward. Yung kanan naman, atras mo pa ganyan. Pag ginawa mo yan, automatic yan mga katumbok. Pag hawak mo nitong tako, nakaganyan ka, pantay na pantay yan, itong kanan mo. Tsaka itong bat mo. Pag nilagay mo dito, yan. Pantay na pantay na siya. Yan, yan ang shortcut. Huwag nang pahirapin. Ganyan lang siya mga katumbok, ha? Tapos, itong braso mo, marami nagtatanong sa akin kung diretso blow ba, kung nakabend na ganyan. Nakabend dapat yan, konting-konti lang. Ganyan. Okay? Ganyan lang. Hindi pwedeng diretsong ganyan. Okay? So, hindi rin pwedeng bend na bend. Ganyan lang. Nakabend lang siya ng konti. Ganyan. Konting-konti lang. Okay? Tapos sa paa naman, para makita nila. Kung naka-bend ba daw to, kung naka-diretso, kanya-kanya yan kung saka komportable. Ako para sa akin, naka-bend yan. Ganyan ako tumira, naka-bend. Pati yung kanan ko, naka-bend ng konti yan. Yan. Para sa akin kasi, yan yung pinaka-komportable. Para lang yung naglalaro ka ng volleyball. Pag naglalaro ka ng volleyball, di ba naka-ganyan tayo? Hindi naman pwedeng laro ka ng volleyball, naka-diretso ka. Iba yung naka ano, iba yung naka bentong tuhod mo. Para sa akin mas balanse. Okay? So, ano pa yung napaka-importante sa lahat? Yung paghawak mo sa tako. Hapit ka. So, importante, malaman mo yung balanse ng tako mo kasi dito rin yung puwersa. Hindi ka pwedeng humawak dito sa pinakadulo. Hangit 'yan, pataas 'yan, pataas yung magiging stroke mo niyan. Hindi rin pwedeng masyadong malapit dito sa unahan. Siyempre, obvious, lulutang yan. So, dito lang. Yan, dito lang, parting gitna. Tapos, paano ba yung hawak o yung grip? Napaka-importante. Hindi masyadong loose. Kasi, mawawala na yung pwersa mo dyan. Ito yung pinaka-ideal, ha? May kanya-kanya tayo. Ito yung pinaka-the best para sa akin. So, hindi rin pwedeng masyadong mahigpit. Pag masyadong mahigpit, napaka-pangit naman yan, di ba? O, parang pataas yung magiging swing mo yan. So, ganyan lang. Hindi masyadong mahigpit. Hindi masyadong maluwag. Okay? O, tirahin na natin to. Pagsama-samahin lang natin yung mga step na sinabi ko sa inyo. First step, yung gagawin natin, titignan mo yung angulo, pupunta ka sa gitna, atras ka, mas makikita mo siya. Okay? So, punta ka na sa una, lalapit ka na. Forward yung kaliwa, back step yung kanan, ayan na, perfect na, oh. Okay? Dapa. Nakabend ng konti yung left arm. Nakabend yung mga legs ko ng konti. Ayan na, bibitawan mo na siya. Ganun lang mga katumbok. Practicein nyo yan. Napaka-basic lang. Pero yan ang napaka-importante sa lahat. Okay? Salamat!